Walang Makapipigil ni John Devere, ikalawang kabanata. Maghari sa buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Hebreo Kapitulo 4, Versikulo 12. Kung ating babasahin ang salita ng Diyos ayon sa eksaktong sinasabi nito, magiging kapansin-pansin ang magaganap na pagbabago sa buhay ng marami sa atin. Ang pinakamalaking hamon sa atin ay ang maniwala lamang sa kanyang salita sa gitna ng mga kaganapan sa ating buhay. Kung ang iyong kalagayan ay hindi ka nais-nais sa sandaling ito, batid mo na ito ay maaaring mabago. Na ang mga pangyayari sa iyong buhay ay posible pang maiba. Ang tanging bagay na hindi kailanman magbabago ay ang salita ng Diyos. Ipinahayag ni Jesus daang-daang taon na ang nakaraan. Ang langit at ang lupa ay mawawala, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Lucas 21:33. Tumingala at obserbahan ang araw na nagbibigay liwanag at init sa ating planeta sa buong panahon na ang tao ay naririto. Ito ay mawawala bago ang salita ng Diyos ay mapatunayang hindi totoo. Ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Dapat tayong maghari sa buhay na ito. Sa susunod na apat na kabanata, tayo ay magsasaliksik at bubuo ng isang lubos na mahalagang katotohanan. Isang katotohanan na mahalaga sa ating mga pakikipagsapalaran upang matapos ng maayos bilang mga hindi magpapapigil na mananampalataya. Aalertuin ko kayo na maaari itong lumabas na tayo ay lumalayo ng kaunti sa paksa. Ngunit samahan ninyo ako. Tinitiyak ko sa inyo na ang lahat ng ito ay magkalakip upang matulungan tayong makumpleto ang ating paglalakbay. Sa ating pagsasaisip, suriin natin ang isa sa pinakamakapangyariang talata sa Bagong Tipan. Ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay sa pamamagitan ni Kristo. Roma 5:17. Maingat na tingnan ang parirala na maghari sa buhay. Ang New International Version ay isinalin itong paghahari sa buhay. Sa ibang pangungusap, ang sabi ni Waymont ay maghahari bilang hari sa buhay. Ikaw at ako bilang anak ng Diyos ay mamumuno bilang hari o reyna. Ang mga salitang ito ay hindi basta-basta salita ng tao sapagkat alam natin na lahat ng banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ikalawang Timoteo 3:16. Sa makatuwid, ang Diyos ay literal na nagpapahayag na tayo ay mamumuno sa buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang anak. Pansinin, hindi niya sinabing, ikaw ay mamumuno sa langit isang araw. O, ikaw ay mamumuno sa susunod na buhay. Hindi, malinaw na inatasan niya tayo upang mamuno sa buhay bilang mga hari o rena sa pamamagitan ni Kristo. Isa sa pangunahing kahulugan mula sa aking diksyonaryo ng isang hari o rena ay isang tao na tinitingala o kilala sa isang partikular na larangan. Ang salitang paghahari ay tumutukoy sa pangingibabaw o laganap na impluwensya. Ang mamuno bilang isang hari o rena ay ang pagkakaroon ng mataas na kapangyarihan at impluwensya sa isang partikular na larangan. Sa ang larangan tayo dapat na hindi maunahan o maging higit sa lahat? Sa larangan ng buhay. Sa madaling salita, dapat hindi tayo daigin ng buhay dito sa mundo. Dapat natin itong pamahalaan. Ito ang salita ng Diyos, ang kanyang pangako sa iyo. Hinihikayat kitang panatiliing matatag ito sa iyong puso. Kusang piniling pahayag na narinig na nating sinasabi sa loob ng maraming taon. Kapag ang sitwasyon ay naging mahirap, nakapanghihina ng loob, nakapipinsala at maaaring maging sanhi ng kamatayan, ang mabubuting mga tao ay madalas na kusang magsasabi na ang Diyos ang may kontrol. Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig na walang dahilan upang labanan ang pagsalungat dahil ang Diyos, mula sa kanyang likas na pagmamahal at kabutian, kahit papaano ay maaring palitan ang lahat ng kagipitan para sa sukdulang kabutian dahil siya ang nagpapatakbo ng lahat. Ang katotohanan ay hinirang na tayo ng Diyos upang mamahala. Ngayon, bago mo itipon ang aklat na ito, mangyaring pakinggan mo muna ako. Sa awit na ating binasa, ang kalangitan ay ang langit ng Panginoon, ngunit ang lupa ay ibinigay niya sa mga anak ng tao. Awit 115:16. Ang The Message na salin ng Biblia ay ipinahayag ito sa ganitong paraan.
Ang langit ng langit ay para sa Diyos, ngunit inilagay niya tayo sa kapamahalaan ng lupa. Sinong may pananagutan sa lupa? Tayo. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang pumili sa tao upang pamahalaan ang daigdig at patakbuhin ang mga bagay-bagay dito. Kung ang Diyos ay nanatiling may kontrol sa daigdig tulad ng paniniwala ng marami, kung gayon, nang sinimulan ni Adan na isubo ang ipinagbawal na prutas, sana ay namagitan ng Diyos at inagaw ito mula sa kanyang kamay. Anong nangyayari sa iyo, Adan? Marahil ang sigaw ng Diyos. Hindi mo ba naunawaan ang kahinatnan ng iyong gagawin? Hindi mo ba napapagtanto ang sakit, kahirapan, karamdaman, kagutuman, karukaan, pagpatay, pagnanakaw, at marami pa mga darating sa iyo at sa iyong kapuapuhan? Bukod pa riyan, ang mga lindol, buhawi, unos, mga peste, tagtuyot at panganib mula sa mababangis na hayop. Hindi mo ba naunawaan na ang buong kalikasan ay dadanas ng kaguluhan at higit sa lahat na kinakailangan kong ipadala ang aking kaisa-isang anak upang magdusa ng kahindik-hindik na kamatayan upang ibalik ang sangkatauhan sa akin? Hindi pinigilan ng Diyos si Adan dahil kanyang pinaubaya ang daigdig sa sangkatauhan. Ang ating mapagmahal na manlilika ay hindi tulad ng marami na nagbibigay ng kapangyarihan at pagkatapos binabawi ito kapag hindi nagustuhan ng pamamalakad. Kapag nagbigay ang Diyos, ito'y isang permanenteng kaloob. Nasa atin ang kanyang salita patungkol dito. Dahil ang mga regalo ng Diyos at ang kanyang pagtawag ay hindi kailanman mababawi. Roma 11:29. Maaring merong kumontra, ngunit sinasabi ng Biblia na ang mundo ay sa Diyos at ang lahat dito. Awit 24:1. Bilang tugon, hayaan ninyong iugnay ko ito sa isang kaganapan sa aming pamilya ilang taon nang nakalipas. Ilang taon nang nakalipas, ang ina ni Lisa na si Shirley ay nasa kanyang ika-60 taon, ay naninirahang mag-isa sa isang apartment sa Florida na walang kamag-anak na malapit. Nais talaga namin ni Lisa na mapalapit siya sa aming pamilya. At isang araw ay nakapansin si Lisa na mga ibinibentang magagandang townhouse na humigit kumulang 5 minuto ang layo mula sa aming tirahan. Kaya aming nilapitan si Shirley na may alok na bilhin ang isa sa mga tirahan para sa kanya at umanib sa aming grupo sa Messenger International. Tinanggap naman niya na may kagalakan. Ang townhome ay nabili. Upang makaramdam siya ng kalayaan, napagdesisyonan namin na kahit papaano ay singilin siya ng renta kada buwan. Ilang taon na rin ang nakalipas mula nang siya ay lumipat at umuunlad siya sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Sa buong panahon na iyon bilang may-ari ng townhome, hindi namin siya kailanman sinabihan kung papaano niya aayusin o lalagyan ng palamuti ang kanyang bahay. Ano ang kanyang lulutuin para sa agahan, tanghalian o hapunan? O anong kasangkapan ang kanyang bibilin? Ang ina ni Lisa ang namamahala sa pang-araw-araw na daloy ng buhay. Ako ang may-ari ng tirahan. Meron akong titulo, ngunit dahil aming pinapaupahan ito sa kanya, siya ang magpapatakbo sa mga nagaganap sa tahanang iyon. Ayon sa kanyang nais. Maari siyang humingi ng aking tulong anumang oras, ngunit hindi ako makikialam hanggang hindi siya nagsasabi. Sa magkatulad na kalagayan, ang mundo ay sa Panginoon. Siya ang may-ari, ngunit pinatirhan niya sa sangkatauhan. Pakinggan ang kanyang sinabi noong tayo nilikha niya at ibinigay sa atin ang tahanan dito sa daigdig. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila ay kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae at sila ay pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ay mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa impapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Genesis 1:27-28. Inatasan tayo ng Diyos na pamahalaan ang kanyang malaking townhome. Ikaw at ako, hindi ang Diyos ang may kontrol sa kung papaano natin patatakbuin ang ating buhay sa planetang ito. Ang bagong kasero, landlord. Isang malaking problemang dumating sa Hardin ng Eden nang pumasok ang Diablo sa katawan ng ahas at hinikayat sina Adan at Eva na suwayin ang salita ng Diyos at pinaniwalaan ang kanyang kasinungalingan. Nang ginawa ito ng tao, nagkaroon tayo ng panibagong kasero na ang pangalan ay Satanas. Hindi lamang natin ibinigay ang ating mga sarili, kundi ibinigay din natin sa kanya ang lahat ng nasa ating pamamahala. Ang ating kaapu-apuhan, maging ang kalikasan, ngayon ay nasa ilalim ng malupit na kaaway. Ang malawakang paglipat ng bagong kasero ang nagbigay daan sa inkwentro na nangyari sa pagitan ni Satanas at Jesus. Dinala ng Diablo si Jesus sa tuktok ng isang mataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa mundo. Inalok siya ni Satanas at sinabing,
ibibigay ko sa iyo ang pamamahala sa lahat ng kahariyang ito at ang kadakilaan nito. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang naisin ko. Lucas 4:6. Kailan pa nailipat sa Diablo ang lahat ng mga kaharian sa mundo? Nangyari ito sa Hardin ng Eden ilang libong taon nang nakalilipas nang isuko nila ng karapatang pagbawi. Pamahalaan ang nais mundo na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Tao ang naisuko ang ibinigay ng Diyos sa gayunpaman, tao ay nasa kamay hindi siya maaaring dumating bilang Diyos at basta na lang kaya naman sinasabi sa atin ng kasulatan, hindi binabawi ng Diyos ang kapangyarihan na kanya na ibinigay. Kahit ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Nawala ito ng tao, kaya nararapat na tao din ang magsauli nito. Kaya nga si Jesus ay naparito bilang anak ng tao. Siya ay ipinanganak mula sa isang babae at lubusang naging tao. Siya ay mula sa banal na espiritu kaya napatunayang siya ay tunay ding Diyos na malaya sa sumpa ng kasalanan. Gayunpaman, maliwanag na sinabi sa atin na sa takdang panahon, iniwan ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos at kinuha ang kalagayan bilang alipin at naging tao. Pilipos 2:7. Bagamat siya ay Diyos, iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos at namuhay sa mundo bilang tao. Si Jesus ay namuhay na ganap na masunurin sa Ama. Dahil sa kanyang pagiging busila katauspusong pagtanggap sa krus, lubos niyang nabawi ang nawala ni Adan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Ang kasulatan na nagsabi na hinubaran niya ng kapamahalaan at kapangyarihan ng kaaway at ito ay kanyang ipinarada sa lahat at pinagtagumpayan niya ang mga ito, Colossus 2:15. Ngayon, siya na lamang ang nagmamayari ng kapangyarihan na iwala ni Adan. Kaya nga, kanyang sinabi na, ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na sa akin sa langit at sa lupa. Mateo 28:18. Isang araw, siya ay babalik at isasauli niya ang buong kalikasan, katulad ng dati bago nahulog sa kasalanan si Adan sa Hardin ng Eden. Ayon sa sinulat ni Pablo, nabigo ang sangnilika, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunpaman, nagbigay din siya ng pag-asa na lahat ng nilika ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Roma 8:20-21. Ang kalikasan na nasa ilalim ng kahinaan. Ang ating mga katawan ay tumatanda at namamatay. Ang mundong pisikal ay nabubulok at nasisira. Ang mga mababangis na hayop ay naghahanap ng masisila at kinakain ng mas mahihinang hayop. Ang mga ahas ay merong pa rin nakamamatay na kamandag. Ang karamdaman ay lumalaganap. Ang mga unos at buhawi ay patuloy na nananalanta. Gayunpaman, merong isa na may lubos na kapangyarihan upang ang lahat ng ito ay mabaligtad. Siya ay walang iba kundi si Kristo. Sino si Kristo? Ang tanong ngayon ay sino si Kristo? Dahil sa kaisipang hindi pa nabago, na pagnanakawan ng mga anak ng Diyos, kapag naisip ng marami si Kristo, iniisip nila na si Yesu Kristo ay isang pangalan na ang apelyedo ay Kristo. Ang alam lamang ng mga taong ito ay siya ang dakilang hari na namatay sa krus at nabuhay na mag-uli. Oo, ang pangalang Kristo ay nangangahulugang Panginoon at tagapagligtas. Subalit ating tingnan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Si Pablo ang nagsabi sa atin, kayong ang lahat ay iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. 1 Corinto 12:27. Tayong mananampalataya, magkakasama, ay bahagi ng katawan ni Kristo. Bawat isa sa atin ay mahalagang bahagi ng katawan ni Kristo. Si Jesus ang ulo, tayo ang katawan. Ganong kasimple. Bawat isa sa atin ay mayroong ulo sa gitna ng ating mga balikat. At mayroong dalawang kamay, dalawang paa, dalawang tuhod, dalawang bisig, dalawang dibdib, sikmura, atay, dalawang bato, at iba pa. Kapag inisip mo ang iyong sarili, iniisip mo ba ang iyong ulo ay hiwalay sa iyong katawan? Tatawagin mo ba ang iyong ulo sa isang pangalan at ang iyong katawan sa ibang pangalan? Di ba hindi? Ikaw ay iisang tao. Kung makita mo ang aking ulo, tatawagin mo ba itong John Bevere? Paano kung sandaling maitago ang aking ulo? At ang nakita mo ay ang katawan ko lamang, tatawagin mo pa rin bang John Bevere ito? Ang aking ulo at katawan ay iisa. Gayon din naman, si Kristo bilang ulo at ang kanyang katawan ay iisa. Si Jesus ang ulo at tayo ay bahagi ng iba't ibang parte ng katawan, subalit iisa tayo kay Kristo. Kaya kapag nabasa mo si Kristo sa Bagong Tipan, hindi mo siya dapat tingnan na siya lamang ang namatay sa krus, kundi pati ikaw. Kaya nga ayon sa banal na kasulatan, si Jesus na nagpabanal sa mga tao, ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay iisa. Hebreo 2:11.
Si Jesus mismo ang nanalangin, hindi lamang sila ang idinadalangin ko. Idinadalangin ko pati ang mga nananalig dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod. Ama, maging isanawa silang lahat kung papaanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isanawa sila sa atin. Juan 17:20-21. Ikaw ay nakipag-isa kay Jesus, tunay na naging kaisa. Kaya nakatitiyak ka na hindi ko kinuha lamang ang isang talata na ito at itinuro ng wala sa tema. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang makapagpapatibay sa iyong pananampalataya at pag-unawa mula sa nakakatuwang prinsipyo. Nais kong basahin mong mabuti at pagbulay-bulayan kung ito ay hindi mo pa nabasa dati. Si Pedro ang sumulat na tayo ay naipanganak na muli mula sa salita ng Diyos upang maging kabahagi tayo ng likas niyang katangian bilang Diyos. Unang Pedro 1:23, ikalawang Pedro 1:4. Ang salitang likas ay nangangahulugang katutubo o natural na katangian o pag-uugali ng isang tao. Ikaw at ako ay merong ganoong katangian tulad ni Jesus. Katulad ng aking kamay at ang aking ulo ay bahagi ng aking buong katawan at pagkatao, hindi sila magkaiba. Si Juan ang apostol na sumulat, mula sa kanyang kapuspusan, tayong lahat ay tumanggap. Unang Juan 1:16. Narinig mo na ba ang salitang kapuspusan? Kung pag-iisahin natin ang mga salita ni Juan kay Pedro, mapapansin natin na tinanggap natin ang kapuspusan ni Kristo mula sa kanyang mahalagang katangian o buong espiritual na pagkatao. Sa unang liham ni Juan, isinulat niya, kung ano si Jesus, ganun din tayo dito sa mundo. Unang Juan 4:17. Hindi niya tinukoy ang buhay sa hinaharap mula sa talatang ito. Hindi, sinulat niya ito sa pangkasalukuyan. Kung ano si Jesus, ganun din tayo ngayon mismo sa araw na ito. Sinulat ni Pablo, alam ba ninyo na ang inyong katawan ay membro ni Kristo? Unang Korinto 6:15. Kung paano niya ito sinabi, ay nagpapahiwatig na ang kaalamang ito ay saligan. Nalimutan mo na ba ang panimulang katotohanan ito? Tayo ba bilang simbahan ay naniniwala talaga sa mga salitang ito? Ang kapangyarihan ni Kristo. Ngayong alam na nating tayo ay kasama kapag naririnig natin ang ngalang Kristo, tingnan natin ang ibig sabihin ng pahayag ayon sa antas ng kapangyarihan at kapamahalaan na meron tayo kay Kristo. Sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso, si Pablo ay nanalangin ng taimtim na ang bawat tagasunod ni Kristo nawa ay makaunawa. Kung ano ang di masukat at walang limitasyon at higit na dakilang kapangyarihan niya na suma sa atin. Efeso 1:19. Nakamamanga ang mga salitang naglalarawan. Matindi ang nais niyang sabihin. Sumasang-ayon ka ba na ang Panginoon ng kaluwalhatian ay hindi masusukat at walang limitasyon ng kapangyarihan? Mapagtitibay mo ba na ang kapangyarihan ng Diyos ay daig lahat ang kadakilaan, anumang kapamahalaan at kapangyarihang meron sa sansinukob? Natitiyak ko na susuportahan mo ang mga salitang ito ng walang pasubali. Gayunman, gayon din ba ang sasabihin mo tungkol sa iyong sarili? Higit sa lahat, ito ba ang iyong pinaniniwalaan? Kung hindi, parang hiniwalay mo na rin ang iyong sarili kay Kristo. Ikaw ba ay bahagi ng ibang katawan? Hindi ka ba bahagi ng katawan ni Kristo at membro ng kanyang katawan? Maaring iniisip mo, John Bevere, ngayon parang wala ka na sa katwiran. Talaga nga ba? Upang makita ninyo na tama ang aking sinasabi, basahin natin ang sumusunod na talata sa mga kasulatang nasabi. Kung ano ang di masukat at walang limitasyon at higit na dakilang kapangyarihan niya na suma sa atin at para sa atin na nananampalataya. Efeso 1:19. Dinadala tayo ni Pablo sa direksyong ito. Bakit? Bilang mananampalataya ni Jesu Kristo, ikaw ay bahagi ni Kristo. Kaya nga, kung anumang kapangyarihan ng taglay ni Kristo ay meron ka rin. Kung ano siya, ganun din tayo sa sanlibutan. Hinahayaan mo bang manuot ng mabuti sa iyong puso ang mga katuroang ito? Kung mananatili tayo sa Amplified Bible Translation, patuloy nating palabasin ang nasa loob ng panalangin ni Pablo sa mga taga-Epeso. Kung paano pinatunayan ng kanyang dakilang kapangyarihan na ito ang kanyang ginamit noong binuhay niya muli si Kristo at pinaupo sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Efeso 1:19-20. Nananampalataya ka ba na ang Panginoong Hesus Kristo ay napako sa krus, namatay, inilibing, nabuhay na muli mula sa kamatayan? At ngayon ay nakaupo sa pinakamataas na kapamahalaan? Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, tiyak na mananampalataya ka. Subalit ito nga ba ang pinananampalatayanan mo tungkol sa iyong sarili? Malamang maraming mananampalataya ang hindi naniniwala sa mga bagay na ito. Subalit bigyang pansin ang sinulat ni Pablo.
Hindi ba ninyo alam na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus, ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo'y namatay at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Roma 6:3-4. Pansinin natin, ang mga talatang ito ay hindi tungkol sa bautismo sa tubig, kundi paglubog sa atin sa katawan ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay noong tayo ay isinilang na muli. 1 Corinto 12:13. Tayo ay katawan ni Kristo, kaya nga noong tayo na ilubog sa Kanya, nabago na ang kasaysayan ng ating buhay. Namatay tayo kasama Niya, nailibing, nabuhay na mag-uli, at bilang mga bago na ninalang sa Kanya, nabubuhay tayo tulad Niya. Muli, kung sino Siya, ganun din tayo sa mundo. Tayo ay na kay Kristo, tayo ay Kristo. Pakiusap, huwag kang malito sa linyang tayo ay Kristo. Hayaan mong magpaliwanag ako sa pamamagitan ng isang ilustrasyon. Ipalagay nating ikaw at ang iyong kaibigang si Jim ay nasa isang dalampasigan. Lumangoy si Jim palayo hanggang sa ay lumubog hanggang balikat. Kung may isa pa kayong kaibigan na mapadaan at magtanong, nasaan si Jim? Hindi mo sasabihin ang katawan ni Jim ay nasa tubig, kundi si Jim ay nasa tubig. Ganito ang isasagot mo, dahil kahit hindi nakalubog ang ulo ni Jim, ang katawan at ulo niya ay isa. Tayo nga ay ang Kristo sa mundo, Siya ang ulo at tayo ang Kanyang katawan. Ayon sa Efeso 1:20, dahil tayo ay bahagi ni Kristo, tayo ngayon ay nakaupo sa lugar ng paghahari. Sa katunayan, ito ay pinakamataas na kapangyarihan sa sandaigdigan kasama ng Diyos Ama na nasa langit. Sinabi rin ni Jesus, ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na sa akin sa langit at sa lupa. Mateo 28:18. Patuloy ding sinabi ni Pablo, kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Efeso 1:21. Nananampalataya ka ba na ang Panginoong Hesus ay nakaupo sa posisyon na higit na mataas sa lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan dito sa mundo at sa kalangitan? Bilang Kristiyano, syempre. Oo, ganun na nga. Subalit tinatanong kong muli, nananampalataya ka ba na ito ay para sa iyo rin? Maaaring hindi mo makita ito sa ganitong liwanag. Malamang nga na hindi mo talagang pinaniniwalaan ang katotohanan ito. Kung ganoon nga, ikaw ay napahiwalay kay Kristo sa iyong pag-iisip o kaya naman sa iyong pananampalataya. Ikaw ba talaga ay bahagi ng ibang katawan? Hindi, ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo. Tayong lahat ay nakay Kristo. Tayo ay si Kristo. Tayo ay katawan niya. Pakinggan ninyong mabuti ang sinabi ni Pablo upang patunayan ito. Ipinailalim ng Diyos sa paan ni Kristo ang lahat ng mga bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. Ang pamumuno na napapatupad sa buong simbahan na kanyang katawan. Ang kapunuan niya na pumupuspos sa lahat. Dahil sa katawang iyon ay nabubuhay ang kabuuan niya na kumukumpleto at pumupuno sa lahat ng kanyang katauhan. Efeso 1:22-23. Tayo na kanyang katawan, ang kabuuan ni Jesucristo ay ganap tayong kaisa niya. Sinabi ni Pablo na ang lahat ay nilagay sa ilalim ng kanyang paanan. Kung ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo at nagkataong ikaw ay daliri sa paa, ikaw ay nasa mataas pa rin kalagayan. Hindi lang parang medyo mataas sa lahat ng pamunuan, kapangyarihan, pamamahala sa mundong ito at sa ilalim ng mundo. Kay Kristo, ang kapangyarihan mo upang mamahala ay naibalik na sa iyo ay higit pa sa naiwala ni Adan. Isang mabuting posibilidad na nakita ng Diyos na mahihirapan tayong maunawaan ang kahalagahan ng katotohanan ito. Kaya binigyan niya tayo ng inspirasyon ni Pablo na gawin itong maliwanag sa 2 kabanata ng Epeso. Hindi siya mag-iiwan ng alinlangan. Alalahanin ninyo na pasimula ang isinulat ni Pablo ay mga sulat na may taglay na nagpapatuloy na mensahe. Ang paghahati-hati ng mga sulat na ito sa kabanata at talata ay naidagdag na lamang sa pagdaraan ng panahon. At itinaas niya tayong kasama niya at naiupo kasama niya. Binigyan tayo ng pinag-isang upuan kasama niya sa kalangitan mula sa ating pagiging nilikha niya kay Kristo Jesus. Efeso 2:6. Ang ulo ay hindi pinutol sa katawan. Tayong lahat ay kasama niya na nakaupo sa mataas na kapamahalaan, otoridad at kapangyarihan sa kalangitan. Sa madaling salita, tayo ay nasa kalagayan na mataas sa lahat ng puwersa sa daigdig. Sa katunayan, mas higit na mataas pa. Wala ni isa mang espiritu ng demonyo o bumagsak na anghel o si Satanas man ang may kapangyarihan o otoridad sa atin. Tayo ay merong pinakamataas na posisyon at kapangyarihan kay Kristo. Maghari sa buhay. Sa mga bagay na ating naipaliwanag na, tingnan nating muli ang talata sa kasulatan na naibahagi sa simula ng kabanatang ito.
Ang mga taong pinagpala ng sagana ay itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay sa pamamagitan ni Kristo. Roma 5:17. Pagtuunan natin sandali ng pansin ang mga salitang maghahari sa buhay sa pamamagitan ni Kristo. Bilang miyembro ng katawan ni Kristo, tayo ay maghahari laban sa lahat ng oposisyon sa buhay at kabanalan. Dahil tayo ang dapat na mamahala dito sa mundo, kung ang lahat ay mali at nananatiling di tama, ito ba ay dahil isinuko natin o hindi ginagampanan ng ating kapangyarihan? Maraming taon na ang nakaraan nang inihayag ng aking pastor sa aming malaking kongregasyon na ako ay papasok sa ministeryo ng pangangaral. Lumipas ang ilang araw, isang nakatatandang mangangaral ang lumapit sa aking asawa at sinabi, "Lisa, ako ay merong mensahe galing sa Diyos na para sa iyong asawa." Bata pa kami noon at desperadong matuto at lumago. Kahit ngayon naman. Ang sabi ni Lisa, "Sabihin po ninyo ang mensahe sa akin at ipapaalam ko po kay Jan." Ang wika ng nakatatandang ministro, "Sabihin mo kay Jan na kung hindi siya lalakad sa kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa kanya, may ibang kukuha noon at gagamitin laban sa kanya." Nang ipaalam ni Lisa sa akin ang mga mensahe, ito ay tumusok na parang matalas na patalim sa aking puso. At napatunayan ko sa maraming taon ng aking ministeryo na ang mga salitang iyon ay totoo. Hindi lang sa akin, kundi sa sino man na nakay Kristo. Ako ay madalas nalulungkot na makita na maraming totoong nagmamahal sa Diyos na natatalian at kontrolado ng mga puwersa ng oposisyon at mga sitwasyon. Ang ating Panginoong Hesus ay nagbayad ng napakalaking halaga upang palayain sila, subalit sila ay nakatali pa rin. Masamang panahon, mga natural na sakuna, sakit, mga impluensya ng mga demonyo, mga salungat na pangyayari, at ang listahan ay walang katapusan. Ito ang mga puwersa na may kontrol at nangingibabaw sa mga mabubuting tao na. Sa totoo lang, ay mga hari at reyna sa buhay. Ngunit mga mangmang kung sino sila kay Kristo. Sila talaga ang mga hari at reyna ng buhay na ito na walang kamalayan sa katotohanan ito. Kung isa ka sa napagharian sa halip na naghahari, meron akong magandang balita para sa iyo. Kung iyong isa sa pusong salita ng Diyos na ating natuklasan sa kabanatang ito, magsisimulang magbago ang iyong buhay. Ngayon ay alam mo na ang kapangyarihan at otoridad na nasa iyo upang matulungan ang mga mangmang at walang lakas. Maari mo nang dalhin ang magandang buhay ng kaarian sa mga nangangailangan. Si Apostol Juan ay gumawa ng isang magandang pahayag para sa ating lahat na bahagi ng katawan ni Kristo. Ang nagsasabing nananatili sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng naging pamumuhay ni Hesus Kristo. Unang Juan 2:6. Iginigit ito ni Hesus nung kanyang sinabi, "Kung papaanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Juan 20:21. Katulad ng paghahari ni Hesus, nais rin niya na tayo ay maghari. Nung dumating ang unos upang wasakin si Hesus at ang kanyang mga kasamahan, kinausap niya ang hangin at ang dagat at sinunod nila siya. Nang kinailangan niya ang pagkain para sa mga tao sa ilang, pinarami niya ang kaunting meron sila at nagpakain sa libo-libo na. Sa dulo, mas marami pang pagkain natira kaysa kanilang pagsisimula. Nang wala siyang masakyang bangka at kinakailangang tumawid siya sa dagat, naglakad siya sa tubig. Nang maubos ang nakaimbak na alak sa kasalan, ginawa niyang alak ang tubig. Pinalanta rin niya ang punong igos at namatay ito dahil sa salitang nagmula sa kanyang bibig. Binalik din niya ang taengan ng isang sundalong natagpas ng espada. Pinagaling niya ang mga may sakit, binigyan ng paningin ang bulag, binigyan ng pandinig ang bingi at pinalakad ang lumpo. Walang mga pagsubok na maaaring makadaig sa kanya na naghahari sa buhay. Hindi siya nasindak sa mga taong sinaniban ng demonyo. Meron siyang sagot upang patigilin ang kanilang mga salitang sumasalungat sa bawat konfrontasyon. Ang mga namumunong masama ay hindi siya mahuli. Ang mga galit na tao ay hindi siya maitulak sa dulo ng burol. Naglalakad lamang siya sa kanilang kalagitnaan. Ang mga inaalian ng demonyo ay hindi niya kinatatakutan, bagkos pinalaya niya sila. Ang listahan ay walang katapusan, katulad na lamang ng pagbubuod ni Juan sa pagtatapos ng kanyang kasulatan patungkol sa buhay ni Hesus. Marami pang kababalagang ginawa ni Hesus na nasaksiyan ng kanyang mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. At marami pang ginawa si Hesus na kung susulatin lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit pa buong mundo. Juan 20:30 at 21:25. Naghari si Hesus Kristo sa buhay. Pinagharian niya ang mga oposisyon at kahirapan. Dinala niya ang langit sa lupa. Itinalagan niya ang pamantayan na dapat nating sundin. At inaasahan niyang gagawa tayo ng higit pa sa kanyang mga nagawa sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Juan 20:30 at 21:25. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. Juan 14:12.
Kaya naman dinadala nito tayo sa ating susunod na mga luikal na tanong. Paano tayo maghahari sa buhay? Saan magmumula ang kapangyarihan?